Lumalabas po na 3 to 5 po yung rank ninyo on most preferred senator if elections were to be held on those dates, sir. Do you find this as good news, sir, or you want po sana na mas mataas para mas safe kayo? How do you find the survey, sir? I find it satisfying on my part. Knowing my effort na ginagawa ko sa aking trabaho at nakita natin na we are placing that high. I'm so happy. I'm so satisfied. Sir, Mahirap yung maaga tayo mag-pick. Halimbawa, gusto mo mag-pick agad na nasa number 2, number 3 ka. Pag nandiyan ka sa taas at this early, chances are na no way, there's no chance for you to go up, but down. Huh? No way but down pag nasa taas ka eh. So, okay na yun, yung ganun na trend. Pero hindi ba, sir, mataas na rin yung 3 to 5, sir? Yung medyo nakakatakot na rin yun, sir, at this early po. Kasi more than a year pa, sir, ano, bago yung election. So, nandun na kayo, sir, sa ranggo na yun, 3 to 5, sir. Totoo ka, nakakatakot yan. Pag nasa ganun kataas nga, chances are hihilain ka pababa dyan. Anong gagawin niyo, sir, to stay on that number or even get higher, sir? Kasi yun nga, sir, may mahigit isang taon pa bago ang eleksyon. Well, sa akin, just stay the course. What I am doing right now, what I have been doing in order to deserve that rating or that particular placing in the survey, ay gagawin ko. Gagawin ko. I will continue doing what I'm doing. So, right now, ang nakikita kong dahilan dyan sa pag-angat is yung ginagawa natin ng mga Senate inquiry, no? Bukal na yun ang nakakatulong. Nakakatulong. So, we will continue to hold our inquiries in aid of legislation as objective as possible, as objective as we can, and gawin talaga natin tama. Tama. Hindi tayo magpapakita ng bias. Hindi tayo magpapakita ng bias. Dapat objective tayo sa ating ginagawang mga inquiries. Do you have plans of winning and placing number 1 sa 2025 senatorial elections? Well, alam nyo, lahat naman ng tumatakbo ay very unrealistic kung sabihin ko na hindi lahat ng tumatakbo nangangarap na makakuha ng mataas na ranking, di ba? Lahat yan nag-ambisyon ng mataas na ranking. So, ako, on my part, wishful thinking ko lang, maganda kung makuha mo yung number 1, pero be realistic enough to accept na it's very hard, it's very difficult to get that very much coveted ranking, no? Mahirap talaga kunin yan. Pero nag-aim tayo ng pinakamataas na pwede natin makuha. Pinakamataas na pwede natin mapwistuhan. To be safe. Para kung bababa ka man, at least nasa winning circle ka pa rin kung bababa ka. Di ba? Sir, what's in it for you if you become number 1 senator sa 2025? Well, moving forward. Yes, sir. Anong makukuha niyo, sir, kung mag number 1 kayo? Do you have plans of running for higher office, sir? As I've said, yung higher office is not meant to be planned, meant to be ambition, meant to be, to be targeted. Kanyan, destiny yan. If everything falls into its right place, then mangyayari yan ganun. So, destiny talaga yan. Depende yan
sa nakakataas sa atin, sa Lord, kung anong kanyang plano sa iyo. Kahit na ambisyon mo yan, kung hindi para sa iyo yan, hindi bigay ni Lord, wala talaga.